Iba't ibang organisasyon ng mga kababaihan ang nagsama-sama upang ipagdiwang ang World Food Day. Naisumanong iparating ng mga grupong ito ang dagdag na suporta sa mga magsasaka na hindi lamang sa mga kalalakihan kundi maging sa mga kababaihan. Ang iba pang detalye sa report ni Angelica Galvez. Nagsama-sama ang iba't ibang organisasyon ng mga kababaihan upang iparating sa gobyerno ang kanilang hinaing. Nakilalanin din ang mga kababaihan bilang rice producers ng bansa. Nasa halos 200 kababaihan na mga magsasaka, mangingisda at iba pang kasali sa mga environmentalist groups ang nakiisa sa rally ngayong araw sa harap ng Department of Agriculture at maging sa iba pang ahensya ng gobyerno upang iparating ang kanilang hinaing na suporta sa mga magsasaka lalo na ngayong World Food Day. Gumamit rin sila ng mga scarecrows upang bugawin umano ang mga nagnanakaw sa mga magsasaka ng lupa at karapatan. Ayon sa National President ng Samahan na Oriyang, nais lamang nilang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan upang mawala ang diskriminasyon at upang masolusyonan ang mga problema na kinahaharap na ang ilan dito ay tungkol sa pagkain, pabahay at kalusugan. Ang Korean gumalaban ay kinaluo upang ipaglaban ang karapatan ng kababaihan para mawala ang diskriminasyon sa aming hanay, mawala ang pangati sa mga kababaihan at pangatlo upang mapaunlad ang kababaihan upang mag-empower sila, hindi sila matatakot. At lahat ng mga issue na dinaganas ng isang kababaihan, naming kababaihan, ay ipaglalaban namin. Isa sa pagkain, no? At sa pagbahay, kalusugan, at klima, lahat-lahat, napakadaming issue ng kababaihan at ng ating bansa. Kaya kung wala ang kababaihan, paano na ang buhay ng... Dagdag pa nito, hinihiling nila sa presidente na bawasan ang rice importation. Kaya nananawagan ako sa presidente, iayos niya ang programa niya sa pagkain. Hindi lagi import. Alam ko number one ang Pilipinas sa importation. Pero kaya tumataas ang presyo dahil sa importation na number one ang Pilipinas. Ayon naman kay Lloyd Amon, isang miyembro ng sentro, ang kanilang ipinaglalaban ay ang mga lupang sakahan na umano'y kailangan nilang bayaran kahit wala silang sariling lupang sakahan na nasa ilalim ng bagong memorandum na ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pinaglalaban namin ay lupang sakahan para sa mga magsasaka. Nagpalabas ng memorandum nung nakaraan ating Pangulong BBM para sa mga magsasaka, which is ang nilalaman nito ay ang pagbabayad daw ng mga utang ng magsasaka na may lupa na. Subalit hindi ito ang ko para sa aming mga magsasaka. Paano kaming magbabayad ng lupa gayong wala pa naman kaming lupa? Patuloy na inaangke ng malalaking korporasyon ang mga lupang sakahan para sa mga magsasaka. Nagugutom ang mga magsasaka dahil patuloy na itinataboy ng malalaking korporasyon. Ani pa ni Amon, marami ring diskriminasyon ang nakukuha ng mga kababaihan na nauuwi sa pagkakakulong dahil sa kanilang paglaban sa kanilang karapatan. Bilang magsasakang kababaihan na patuloy na lumalaban sa aming mga karapatan, kami ay nare-red tag. Kababaihan na patuloy na lumalaban sa alam namin ng karapatan, tinatawag kaming mga kriminal. Marami sa aming mga kababaihan, mga senior citizen, kinakasuhan. Gawa-gawang kaso ng malalaking korporasyon para lamang tumigil sa pakikipaglaban sa aming mga karapatan. Kaya kung diskriminasyon, marami sa aming mga kababaihan ang may nakakulong, mayroong may mga warrant of arrest na hanggang ngayon ay nagsasuffer na mga senior citizen na kababaihan. Kung kaya pinapanindigan nila ang isang pahayag na ang magtanong tungkol sa pananagutan at pondo ng pamahalaan ay kaibigan ng pamahalaan. Dahil katuwang sila sa pagsisiguro na ang mga nalinang ay para sa kultura ng bansa at hindi panilin lang. Mula rito sa Electrical Road sa Quezon City, para sa EuroTV News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino.